Vice President Sara Duterte, sinusulong ang inclusive digital education lalo na sa mga kababaihan ngayong International Women's Day. Detalye hatid ni Joyce Balancio. Hi, Joyce! Yes, magandang hapon, Peter at Mika. Dumalo nga si Vice President of Education, Secretary Sara Duterte, sa pagdiriwang ng Philippine Commission on Women at ng UN Women ng International Women's Day sa Taguig City, kung saan binigyan din niya sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng pagsusulong ng inclusive digital education para sa mga kababaihan. Ibinidan, Vice Presidente, ang mga programa ng kanyang opisina kabila ang Innovations for Women Enterprises o yung iWomen Project na nagbibigay ng technical assistance sa mga kababaihang nais maging micro-entrepreneurs. Gayun din ang Women Helping Women Innovating Social Enterprises Program na tutulong naman sa pagpapalago ng mga negosyo kabilang na dyan ang capital funding. Naniniwalaan niya si Vice President Duterte na kapag nabibigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan na maging produktibo at nabibigyan din ng access sa maganda edukasyon at kaalaman, ay kaya nilang baguhin ang mukha ng komunidad. Binigyang halimbawa niya ang mga babaeng dumad sa Pacubato District sa Davao City na naging benepisyaryo noon ng Peace 911 program nung alkalde pa lang siya ng lungsod. Bagaman madalas umano ang karahasan sa kanilang lungsod sa kontrol at impluensya umano ng mga armadong grupo, naturuan ng mga kababaihang dumad pagdating sa pagtatanim at pagpapatubo ng organic vegetables na siya nakatulong ng husto sa kanilang komunidad. Bukod dito, binigyan din ni Duterte ang pangangailangan na maprotektahan ng mga kababaihan laban sa anumang uri ng karahasan. Ang Department of Education anya sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinaiiting ang child protection mechanisms at tinitiyak din na nabibigyan ng pagkakataon ng mga estudyanteng maagang nabubuntis na maipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng alternative learning system o di kaya sa mga programa ng TESDA. Ibinida rin ng Vice Presidente na sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng Marcos Administration, kasama sa plano ng gobyerno ang pagpapaiting sa social protection program para sa kapakanan ng mga kababaihan. Ito, Radyo Patrol 51, Joyce Balancio, EBS-CBN News. Joyce? Yes, Peter. Oh, nabanggit ba, baka lang nabanggit ano ha, yung anong programa ng DepEd o ng